Yo, what's up mga kamaster? Today, gumawa ako ng video na to para ipaalam sa inyo mga kamaster kung paano ko nakuha yung 40k followers ko in 2 days mga kamaster sa Facebook. Pero bago ang lahat mga kamaster, kung bago pa lang sa Facebook page ko mga kamaster, please follow na and like and share na rin kung etong video na to is makakatulong to para mapalugurin yung mga page nyo or makakuha kayo ng tips. Ganun mga kamaster. Kaya huwag nyong kalimutang mag-follow and share na tong video na to mga kamaster. And also subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel Cruzmind TV rin mga kamaster. And pala bago ko simulan talaga to, shoutout nga pala sa Barumbado TV, mga vlogger yan dyan sa lugar namin mga kamaster. Pakipollow po sila mga kamaster and supportahan nyo rin sila kasi they represent ang lugar namin sa Cavite. Bagong mga vloggers pero mga solid content mga kamaster, kaya follow nyo sila, Barumbado TV mga kamaster, huwag nyo kakalimutan. So mga kamaster, papaluwanag ko sa inyo no, kung paano ko nakuha yung 40k followers ko in sa loob lang ng 2 days. Ganito kasi yung nangyari mga kamaster. So basically mga kamaster, noong February, kaka 1k followers ko lang mga kamaster. Then, ayun nga, gumawa ako ng video about doon sa 1k followers na nagpasalamat ako mga kamaster. Eto, maraming salamat nga po pala dahil na-achieve na natin yung 1,000 followers sa Facebook page natin. And then after nun, pinost ko na and mga ilang days ng mga kamaster, biglang nag-boom mga kamaster. From 1k followers mga kamaster to 40k followers mga kamaster sa loob lang ng 2 days mga kamaster, di ba? Ano? Napakalupit mga kamaster, di ba? Ganun lang kabilis yun mga kamaster. Kasi nga, merong technique dyan mga kamaster. Gusto nyo bang malaman? Kung gusto nyo malaman, share nyo tong video na to mga kamaster. Sharing is caring mga kamaster, di ba? So ganito kasi mga kamaster. Ang tips ko lang dyan para sa inyo mga kamaster, para makakuha kayo ng maraming followers and makakuha kayo ng maraming views mga kamaster. Siyempre, dapat pag-aralan nyo muna kung ano ba ang content na nararapat ngayong panahon na to. Halimbawa mga kamaster, etong video na to mga kamaster, eto yung ano, nagbigay sa akin ng 40k followers. So yung video na yan mga kamaster, meron yan 12 million views mga kamaster, di ba? Kaya instant talaga mga kamaster, instant talaga na 40k followers kagad yung binigay niya sa akin sa loob ng 2 days. Dapat mga kamaster, aralin nyo muna mga kamaster kung ano nga ba yung content na narapat ngayong panahon na to. Halimbawa, yung video ko na yun na may 12 million views mga kamaster, kasi nga diba, nagkaroon ng gera yung Russia and Ukraine. Hanggang ngayon, di pa natapos yun diba. Naghanap ako ng ano, ng mga videos, eh nakita ko yung video na yun. And then, yun. Inedit ko lang ng onte, tapos nire-upload ko na. So tumiming talaga sa panahon mga kamaster no, na yun nga, nagkaroon nga ng gera. Then yung video na yon na si ano, our president Rodrigo Roa Duterte, pumunta siya sa Russia, di ba? Ayun yung kinaption ko dun mga kamaster. Dahil sa caption na yun mga kamaster, maraming natangkilik at marami rin talaga. Pero marami naman talaga kasi nagmamahal kay ano, Tatay Digong, di ba? Alam natin yan. Kahit ako nagmamahal ako kasi presidente ko yan eh. Ayun ang first tips ko sa inyo mga kamaster, na humanap kayo ng magandang content na napapanahon. And ayun, kung gusto nyong gawan ng original content yon, gawan nyo. Kung gusto nyong gayahin mga kamaster, gayahin nyo. Kung gusto nyong i-upload, i-upload nyo. Wala namang problema dun. Basta i-credit to owner nyo lang kung gagawin nyo yun mga kamaster. Pero nga mga kamaster, di ko naman inaasahan nyo na ganun magki-click yung video na yun mga kamaster, na magki-trending at mag-viral siya mga kamaster. Ang tunay talaga na nangyari nun mga kamaster, dapat talaga meron ka rin tiwala sa sarili mo. Hindi lang sa sarili mo, dapat may pananalig rin sa Panginoon. Kasi nung time na yun mga kamaster, nung in-upload ko yun, hiniling ko sa Panginoon talaga mga kamaster na sana maabot ko yung ano, yung hinihingi ko. Kasi ang hinihingi ko lang talaga mga kamaster, from 1k to 10k lang mga kamaster, syempre para naman mamoni na tayo mga kamaster. Pero ang binigay niya mga kamaster, sobra-sobra pa sa 10k. Yung 10k na hiniling ko, ginawa niyang 40k mga kamaster. Ganon katindi si God. Kaya dapat magtiwala rin tayo sa kanya at magdasal rin talaga tayo para sa kanya mga kamaster. Kasi nga, na hindi mo naman inaasahan, idarating, di ba? First, maganap kayo ng content na napapanahon. Second, magtiwala sa sarili and magpasalamat sa Panginoon and humiling sa Panginoon. Ayun. And third, siguro last na to mga kamaster, sasabihin ko lang no, syempre kung gagawa kayo ng mga videos mga kamaster,
syempre dapat yung video na gagawin nyo solid, and also dapat rin na hindi lang yun papatagalin nyo o buburuin nyo sa page nyo. Kailangan nun, mga kamaster, i-share nyo rin sa lahat ng mga groups. Yan, katuloy yan. Na makakatulong rin sa inyo yun, yung mga pag-share. Sharing is caring, mga kamaster. Tandaan nyo yan. Dahil yung mga tao, kapag nakita nila na maganda yung videos mo, and kapag nakita nila na, ah, okay itong video na to, syempre, kailangan mong, ano, lagyan mo ng onting, parang matindi. Matinding pang-akit, no? Mga clickbait, yung mga ganun ba, di ba? Ganun, mga kamaster. Ayun yung pangatlo na tips ko para makakuha ka ng 40,000 followers or mas mataas pa. Gawin mo yung mga bagay na ganun and gawin mo yung tips na ganun. Siguradong-sigurado ako, mga kamaster. Bukas na bukas rin, viral yung video mo. And also, marami ka na rin followers na mahahatak at magkakagusto sa mga videos mo. Pero mga kamaster, ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Share nyo tong video na to, mga kamaster, kung nakatulong ako sa inyo. And also, mga kamaster, this year, sana naman, tulungan nyo ako magkaroon ng 100,000 followers. Napaka-napakasaya ko na yan pag naabot ko yung 100,000 followers na yan, mga kamaster. Tulungan nyo ako, mga kamaster. Dahil hindi lang para sa akin to, para sa inyo rin to. Dahil kung mapapasayaw ko kayo sa vlog ko, eh, panalo na ako, mga kamaster. So yun, bye-bye, mga kamaster. At skare sa madeshta. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See.